Meron kami nabili na Toyota Wigo na 2016 and sad to say from Manila to Bicol ang naging problema niya nag-overheat. Hindi naman siyang ano ba? From Manila to Ragay lang pala pagdating sa Ragay umilaw yung indicator ng overheat. So bigla tinigil ng driver natin at pinagpahinga yung sasakyan. So ngayon, nung napagpahinga yung sasakyan, tinubigan niya yung radiator. Unang-una napansin niya na bumawas yung tubig ng radiator, kaya tinubigan niya. Nung tinubigan niya, syempre nag-normal yung temperature ng sasakyan at nakabiyahe siya pa uwi dito ng Sorsogon. So pagdating ng Sorsogon, agad-agad naging diagnosis, pina-check natin sa ating mekaniko, naging diagnosis niya kasi binuksan niya yung radiator, bumubula siya, at naging diagnosis is yung ano na ngayon, head gasket yun, tama? So head gasket. Pero sabi niya, ngayon na-trace nila bakit ba naapektuhan yung head gasket. So ang main cause kung bakit naapektuhan yung head gasket, kasi dahil dito sa radiator, nag-overheat siya. So since nag-overheat siya kasi bumabawas yung tubig sa radiator. So ngayon, chinek nila ano ba ang problema sa radiator. Ito po siya, niremedyohan. Ayan. So itong remedyo na to, kapag mag-check kayo ng sasakyan, hindi nyo po yan basta-basta makita kasi nasa ilalim yan. So ito po yung risk sa pagbili ng mga second hand na sasakyan. So kung hindi mo kabisado ang pag-check ng sasakyan, kagaya sa amin, kami po mga car dealers na still nalulusatan kami ng ganito. Kasi nga, hindi naman namin to masisilip na sa ilalim. So nakita namin yung problema nung nagbiyahe na siya pauwi ng Bicol. Kaya yun, since nakita na namin yung problema, again, hindi naman po namin ito pwede maibenta na ganito po siya. So di baling kainin ng magiging cost nito yung profit natin. Ang importante, ma-release natin yung sasakyan na nasa mabuting kondisyon. Okay? So maliban sa epekto dyan, ito na po yung kailangan palitan. Ito yung head gasket, ano? So ito yung kailangan palitan. And kasi meron na siyang pinhole. So ibig sabihin hindi na siya lapat. Tama. So meron na siyang pinhole. Kaya kailangan na po ito palitan. Na-damage ito dahil sa nag-overheat siya. Dahil sa radiator. Okay. So, ito, bakit papalitan na to? Na chain. Anong taon na po i-hahiya mo din? 2016. Oh. Kaya sa ano, hospital, bukas naman lang. Okay, so yun. Ito hindi pa naman sana kailangan palitan. Pero sabi ng ating mekaniko, total, nagbukas na rin, binaklas na rin siya. Palitan na natin ang mga pwede palitan. Parehas po nito. Ganon din to, di ba? Opo. Ito, ano ang tawag nito? Clutch disc. So ito yung clutch disc. So hindi pa naman siya sana kailangan palitan. Pero since binaklas na po ng ating mekaniko at manipis na po siya, pwede na natin palitan. Kaya i-order po natin yan lahat. Tapos, ito yung tawag nito. Ito na ba yung transmission, makina? Ay, yan. Ito, black yun. Black. So, yun. Anong gigibuon buong tanib ni? Earpiece para so, batakan po yan para ano, para makita kung may bingkong. Okay. So kailangan na po yan ipareface. So yun po ang mga major na gagawin itong sasakyan. At ito naman, dahil wala pong kita ngayon ng ating aircon technician, niyupi niya po yung ano. Ay. Anong ginawa mo dito? Niyupi niya po yung copper tube para daw mayroon siyang pagkakitaan. So yun po, yupi po siya. Ibig sabihin, lumalamig po yan, pero ano nga? Dito ko na, punta ka dito. Lumalamig siya, pero hindi masyadong makabumba yung pressure sa compressor. Dahil ni UP niya po yung ano, barado po ito. Sinadya niya po UP para may trabaho siya bukas. Joke lang. So yun, nakita niya may UP, so kaya possible barado yung aircon. So
Ito, since nakita na, bibigyan natin siya ng job order na ayusin ito. Para at least, kapag binalik po ito lahat, wala na magiging problema yung sasakyan. Tama ba, Leo? So, yun. Actually, ito yung risk. Ano? Ito yung risk sa part namin ng mga car dealer na kapag nakabili kami ng ganitong klase ng sasakyan, talagang uubusin niya yung profit margin natin. Lalo po sa amin, hindi naman ganun kalakihan yung minamarkup namin sa sasakyan. And actually, ito, this is 2015 model. Ang selling price lang naman namin nito, 298,000, and price is still negotiable. Very, very, very tight lang po dyan. Tapos, ito pa yung nangyari. Siyempre, itong mga ipapa-repair natin, hindi naman natin ito pwede ipatong pa sa presyo. Kasi, ito, kailangan talaga ito gawin. And yun talaga yung market value ng Toyota Wigo ng 2016 model. So, kaya ang mangyayari, magdi-deplete talaga, liliit talaga yung profit margin. So, risk po siya para sa mga nagba-buy and sell. At the same time, risk din po siya kung mga direct buyers kayo at kayo mismo yung bibili ng sasakyan. Kaya, advantage, ano po? Advantage kung bibili kayo ng sasakyan sa mga trusted yung dealer talaga. Marami naman ang mga trusted dealer. Hindi lang naman po sa Bicol Auto Search. So, pagbibili kayo ng mga trust sa mga trusted yung car dealer, itanong nyo po kaagad ang history ng sasakyan para at least alam nyo. At eto na po, ganun din kami, magtatanong ng history nito. Eto, meron kami ikikwento. Pero ang importante dyan, meron nga naging problema. Ang importante doon, naayos na natin. Okay? So, again, para sa lahat ng mga bumibili ng sasakyan, mapa-buy and sell man, mapa-car dealer man, or mga direct buyers naman, sa pagbili ng second hand na sasakyan, hindi po talaga yan perpekto. Meron at meron po kayo dyan makikita ang problema. So, dito sa Bicol Auto Search, ang advantage nyo po dito sa amin, once nabili namin yung sasakyan, tinitest po namin, ginagamit po namin ang sasakyan, up to the point na kami na po ang nakaka-observe kung anong problema ng sasakyan. Minsan ginagamit, ako po ginagamit ko 1 week, 2 weeks yung sasakyan para ma-observe ko talaga kung anong problema. And once na-observe ko ng problema, madali na lang i-maintain yung sasakyan. Alright? Meron din kasi ibang mga car dealer na, syempre, negosyo nila yan. May ibang car dealer na yung owner hindi naman ginagamit yung sasakyan. Parang bibilhin lang nila, lilinisin ang exterior, lilinisin ang interior, tapos okay na, display na nila. So, hindi nila ginagamit na hindi nila ma-observe kung meron bang problema yung mga sasakyan. Okay? Kaya again, hanap kayo ng mga trusted dealer nyo. Marami po trusted dealer nationwide. Alright? So, again, thank you very much. Keep safe and ride safe, everybody.